Magandang araw mga ka-e-shop, may gagawin tayo itong maliit na TV na ito. Tingnan natin, promac. Promac siya na 24. So ang problema nito ay meron siyang standby red pero ayaw siya mag power on. So kahit i-on mo rito sa tap switch, yun, ayaw mag-on. Pero may supply naman yung ating tap switch na sukatin natin. Ito yung kanyang yun. Meron siyang 3.3 yun. On natin, so nagsisiro siya, bitawan natin yun. 3.3 on natin. Yun, nagsisiro naman siya. Okay, bumabalik sa 3.3. Pero hindi siya nagpa-power on. Yun, oh. Yan. Red pa rin siya. So, gagawin natin dito ay dahil supply nito, check natin ang supply niya. Baka mayroon lang tayong supply na hindi pasok sa kanyang board. Pag may kulang kasi na supply or may over na supply, pwede yun ang pinagmulan kaya ayaw siya mag power on. So, check natin yung supply. So, itong coil na to, may nakalagay dito ay 3.3. Tapos, ito namang regulator na ito, adjust ito. Wala siyang peak supply nakalagay dito, adjust, pero may nakasulat dito na 1.2. okay, so check natin tong 3.3, mayroon siyang 3.4. tapos check natin tong 1.2, mayroon siyang 1.7. so hindi pasok yung dalawang supply na to ay hindi normal. Dapat ito ay 3.3 pero mataas siya, 3.4. ito naman ay 1.2 naging 1.7, so hindi pasok yung supply na yan. Check natin yung supply ng memory. Check natin yung supply ng memory kung ilang volts. So meron siyang ito sa kabila. Wala. So yung supply ng memory natin ay umaabot din ng 3.4. yun. So nanggagaling dito yan, yung 3.4 na yan. Ito, check natin yung isang regulator dito. May nakalagay dito 1.8. ito nakalagay 1.8. so ibig sabihin 1.8 yung out nito. Yun. So ito, pasok pa tong supply na ito, nagwa 1.8 pa ito. Yun, pasok ito sa 1.8. Okay. Pero itong dalawa, hindi na normal yung supply ng dalawang ito. So, papalitan natin to yung 3.3, tapos yung 1.2, papalitan din natin. Pero yung kanyang 5, check natin yung kanyang 5 kung normal. Ito kahit medyo mababa or medyo mataas, okay lang. So, mayroon siyang 4.9 dito sa kanyang 5 volts. So, pwede pa yan. Dahil ang susupplyan lang naman yan ay 5 volt, yung 3.3 natin. Pero yung 3.3 natin, ang out input niya ay 12. Oh.
Tapos nag-out siya ng 3.4. So hindi normal itong dalawa. Aayusin natin itong supply nito. Dapat maging 3.3 ito, saka ito maging 1.2. Okay? Ito na, bali tinanggalan natin yung ating coil sa 3.3. Yan, ito yung 3.3 natin, yung coil dito tinanggal na natin. So open circuit na ito. Tapos yung 1.2 natin ay tinanggal din natin. So titingnan natin kung anong mas maigi rito. Gagamit ba tayo ng regulator dito na 3.3. Pagdating naman dito sa 1.2 natin ay pwede tayo gumamit ng buck converter. Kasi wala tayo makuha na 1.2 na regulator. Mas madali yung buck converter na lang igamit dito. So hahanap lang ako ng regulator natin na 3.3, i-convert na lang natin to. So yung IC na ito ay input nito 12, ang out nito ay 3.3 dapat. Pero hindi na siya nag 3.3. So papalitan na natin yung connection niya. Hindi na natin gagamitin yung IC na ito. So mayroon din siya dito 5 volts, yun o. Yan, ito naman yung 5 volts niya. So dito na lang tayo kukuha ng supply ng 3.3 natin sa 5, na gagamit tayo ng regulator na 3.3. Ito na, bali kinonvert na natin yung ating sirkuito. Yan. So naglagay tayo ng regulator na 3.3 dito sa coil kanina, pero yung ilalim nito na mayroong separator yan, ha. Hindi yan nakadikit sa ilalim. So nagjumper na lang tayo ng wire. Ito grounding natin. Tapos ito yung 5 volts natin or 4.9. Tapos ito naman yung ating 3.3 or 3.2. So ito na yung out niyan. Tapos yung 1.2 natin, gumamit tayo ng bus buck converter. Ito, buck converter ang ginamit natin kasi wala tayong regulator na 1.2 na ganitong klase. Ang nakalagay kasi dito ay, tingnan natin na kung ano nakalagay dyan. So malabo na rin nakasulat. Mayroon na kasing malabo nakasulat. Pero ang nakalagay dito ay 1117 na adjust type. Pero wala tayo pamalit. Okay, yun na lang gagawin natin. Mas madali pa rin yung ganitong setup. Yung gagamit ka na lang ng ganito. Okay lang yung malaki na ganito. Dahil yung supply lang naman kailangan natin ay yung 1.2 niya. 1.2 saka 3.3. So yan na, nabuhay na natin siya. Ito bali kinonvert na lang natin to kasi wala naman tayong IC na yung maraming paa na yan, yung 6 ang paa na ang out niya ay 3.3. So dahil wala tayo niyan, kinonvert na lang natin siya dito sa 3.3 na ang input ng 3.3 natin ay yung 5 volts. Na yung 5 volts na yon ay nanggagaling dito sa coil na ito. So may nakalagay rin dito 5 volts. So diyan na tayo kumuha ng 5. Tapos yan yung supply ng ating regulator na 1117 na ang output ay 3.3. Ito kasing 3.3 na to ay hindi pwede siya supplyan ng 12 volts. Ang input lang talaga nito ay 5 volts. Okay? So tapos ang 1.2 natin ay gumamit tayo ng bus converter, buck converter, ito na 'yon, yung connection na 'yan. Yung input ng buck converter natin ay 12 volts, sa 12 na tayo nakarekta na nakabit, you know. So sa 12 na tayo nagkabit para wala na tayong load pa dito sa pipe. Kaya sa 12 na tayo rekta nakakabit. So okay na. So gagawin natin ay detesting na lang natin kung pasok na lahat ng supply natin. Okay, saksak ko lang siya.
Yun, meron na siyang ilaw. May ilaw na naman siya. Yan, oh. So, may standby na siya. Check na lang natin yung supply natin kung stable na lahat ng supply yung pasok na sa ating standard na supply ng kanyang mainboard. Kasi pag kahit point lang yung magkaiba dyan, pwedeng hindi na rin mag-function yung unit nyo dahil medyo yung ganitong mga board kasi medyo masiselan sa supply ito. Kailangan yung supply mo nito ay eksakto lang talaga. Wag lang masyadong lagpas or kulang. So check natin yung ating 3.3. Yun, mayroon siyang 3.29. So magti 3.3 na rin yan. Yun, wag lang masyadong mababa at nagpa-fluctuate. Minsan kasi yung 3.2 natin nagpa-fluctuate, o-observahan nyo na lang kung stable siya. So pag stable siyang 3.29, hindi siya nagbabago-bago, good pa yan, pwedeng buo pa siya. Pero pag nagbago-bago yung supply natin dito, 29, bababa, 28, mga ganon, pwedeng may problema yon. Ito stable siya sa 3.29. So check natin yung ating 1.2. Yon, stable din yung ating 1.2. Yon. So yung supply natin dito kanina ay 3.4 ba to? Tapos ito naman ay 1.7. So ngayon ay normal na siyang 1.2. Yon. So check natin ngayon yung ating 1.8 kung mayroon. Pag mayroon tong 1.8 na to, hindi magbubukas yung unit natin. Kasi ibig sabihin niyan may problema pa yung unit kasi hindi siya nag-off. Hindi nawala yung 1.8 natin. So ngayon wala na siyang 1.8, pwedeng mag-power on na itong unit natin. So try natin i-power on. Abang tayo dito sa 1.8 na to. Natatanggal yung grounding natin. So mag-aabang tayo diyan. Yon, mag-aabang tayo sa 1.8, try natin i-power on. Kung magkakaroon ng 1.8 'yan, on natin. Yon, nagkaroon siya ng 1.8. Ibig sabihin gumana na yung ating unit, yun no. Yon, nagkaroon na siya. Tapos namatay na yung kanyang standby light. So bunutin ulit natin. Yan, binunot ko na. Okay. Ang gagawin natin ay ito yung mga technique dito para malaman mo kung okay yung board mo or may problema na yung board mo. Basta hindi pa na-convert yung mga supply natin. Kagaya nitong 1.8 na to, hindi pa to na-convert. So ang na-convert lang natin ay yung 1.2 natin saka yung 3.3 natin. So dito tayo sa 1.8. Yan, tutukan natin yan yung 1.8 na yan. Yan, malalaman mo rito kung mag-o-open yung unit or hindi. So tsaksak ko lang siya. Yon, nagkaroon siya ng 1.8. Dapat mawawala yan. Pag nawala yung 1.8 natin, pwede na mag-on yung unit natin. Yon, di ba nawala na siya. So nakatutok pa rin tayo sa 1.8 pero wala na yung supply. Okay. So gagawin natin ay i-power on natin. Titingnan natin kung mag-on siya. On. Yon. So nagkaroon siya ng 1.8 ulit. Tapos namatay ulit yung ating standby light. So check natin kung may supply yung ating LVDS. Yon, mayroon siyang 4.9. So ang supply ng LVDS natin ay 5 volts. 4.9 pwede na yan. So kabit natin ngayon yung ating panel. Kabit natin yung panel natin. Titingnan natin kung good na yung unit natin. So ito, nakabit na natin yung pinaka LCD niya. So try natin kung gagana na yung unit natin. Yan, yan yung ginawa natin. So no, yung back converter natin ay andun nakalagay. Yan.
Bali, yun lang yung hiwalay na parts niya, yung kinonvert natin. So, titingnan natin kung aandar siya. So, try natin i-power on. Yun, nawala yung ilaw. Tingnan natin kung magkaka-display. Yun, lumabas na si promac. Yun, oh. Lumabas na yung logo. Ayun, nag-asol na yung screen natin. Okay na. So, yun lang ang naging problema niya. Yung supply natin sa 3.3 saka yung supply natin sa 1.2. So yun na, okay na. So aayusin ko lang tapos try natin lagyan ng video. So yan, okay na. Okay naman yung kanyang sounds. Ito na, bali titesting na natin yung ginawa natin na promac 24. Saksak lang natin. Tapos mayroon na siyang ilaw dito. So ipower on natin, try natin kung gagana siya. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. At maraming salamat. So nag-on na siya. Tingnan natin, ayan, lumabas na yung promac. Yun. So mayroon na siyang picture. At gumana na siya. So ang naging sira lang niya ay uulitin ulit natin, yung naging sira lang niya ay yung ating supply para sa 3.3 ay naging 3.4, tapos yung supply natin sa 1.2 ay naging 1.7. So ginawa natin sa 3.3, tinanggal natin tong coil na to dahil ang out ng coil na to ay papasok sa circuit ng system. So bago siya makapasok sa circuit ng system, tinanggal natin to, tapos doon natin kinabit yung ating regulator na 3.3 na 1117. Tapos nag-bypass na lang tayo ng mga connection dahil yung supply ng 1117 natin ay 5 volts ang in, tapos yung out nun ay 3.3. So tinanggal natin to para hindi na papasok yung dati niyang supply na overvolts. Tapos pagdating naman dito sa 1.2 natin ay tinanggal din natin tong 1117 na ito na adjust type, tapos kinonvert na natin siya sa buck converter na ang supply ay input ng ating buck converter ay 12 volts, tapos yung out nun ay 1.2, tapos dito na tayo nagkabit sa kanyang out nito na 1.2. So okay na siya. Yun, bali yun lang yung ginawa natin at yun lang yung nahanap natin na supply na nagbago. So pag na-detect kayong iba ang supply ng kanyang mainboard, pwedeng yun ang naging problema kaya siya ayaw mag-power on. So yun na, okay na yung ating unit. Yun. Okay na siya. At yun lang naging sira niya, yung dalawang supply na yun. So hanggang dito na lang yung video natin. At sa susunod ulit natin na video.